Sir Sandro, tanong ko lang po, bakit po naisipan nyo ngayon na tatakbo bilang congressman ng First District ng Ilocos Norte po? Unang-una na yung pangibigata po. Katulad sa sinabi ko sa aking speech, sir, madami nang kumukumbinsa sa akin kahit noon nung 2016 na tumakbo, pero sinabi ko na hindi talaga pa rin ako handa. Kaya pumunta muna ako sa Kongreso, nagtrabaho muna ako dyan 2 to 3 years para malaman ko po paano yung proseso na pumasa ng batas, paano po gumawa ng batas. At sa tingin ko, sa ngayon, handa na po ako. Ano yung pangunahing platform po natin sa pagtakbo natin, sir? Nako, sir, sa tingin ko, yung sinabi ko tungkol sa COVID-19 Economic Recovery Program, napakaganda yung programa ni Gov ngayon na bumibigay tayo ng ayuda sa mga pamilya na naka-lockdown, pero kailangan tumingin tayo sa kinabukasan. At kailangan iplano natin kung ano kailangan gawin, saan yung mga industriya na natama. At dun tayo kailangan mag-asikaso muna, at yan ang aking platform para tumakbo ngayon. Thank you, sir. Okay, next we have Ms. Arlene Domingsil of DZJC Action Radio, Lawag. Magandang umaga sa ating lahat, Sir Cam. Kumusta naman po ang suporta ni First Lady Imelda Romualdez Marcos sa iyong pagtakbo bilang diputado sa First District ng Ilocos Norte? Naku, ma'am, alam mo, kakakita lang namin ni Mama Meldy ko. Dahil birthday ng tatay ko, nung nalaman niya na ngayong araw na to mag-a-announce ako sa tungkol sa aking plano, gusto niya sana pumunta dito. Pero yung tatay ko at si Senadora, alam naman natin, 92 na yung lola ko. So sinabi niya, ipapahinga muna namin at it's not worth the risk. Pero full support ang aking lola, excited na excited siya. At I hope that I can do her proud. Next, we have Mr. Bernard Burr of DWHPI-FM. Hello, good morning, Sir Fam. Yung question ko, napaka matindi. Being a Marcos, do you think mas advantage po kayo sa inyong opponent? Alam mo, sir, katulad sa sinabi ng tatay ko lagi, my last name is and never will be has never been a disadvantage and never will be. Pero I ask. Gusto ko din sabihin sa tao na tignan nila yung qualifications ko, wag lang apelyido. Tignan nila kung ano ginawa ko, kung ano yung platform ko, kung paano ako tatakbo. At doon dapat sila makita kung paano ang aking, how my congressional term will be. Hindi po disadvantage ang pagiging Marcos, pero sa tingin ko, I would also like it to be an advantage to be Sandro. Okay, next is we have Ms. Lailani Adriano of the Philippine News Agency. Hi, Sir Sandro. Good morning. Considering po na you're from a prominent political family, how did you prepare yourself for this? Have you ever thought na nung bata ka, ikaw ay susunod sa yapak ng mga magulang mo and your lolo? Paano po ako hinanda? Alam mo naman, ma'am, kahit nung bata pa ako, naku, nagsasalita lang ako, umiiyak na nanay ko. Hindi pa siya tumigil. No, pero sa totoo lang, ma'am, alam mo naman, matagal na, mga 30 years na yung tatay ko nasa public service. At nung sa pag tumatakbo siya, pag pumupunta sa mga events, ako po nakikisama sa kanya. May mga nangyayari din na kung hindi siya makapunta, ako mismo yung proxy niya. So, to answer your question, I've been preparing for this my whole life. And this is it. And now we have Mr. Romney Kimoyog of Bombo Radio. Hello, sir. Good morning. What can you offer to the First District of Ilocos Norte in terms of legislation, sir? First of all, I will not reveal it yet. I will reveal it when the campaign starts. But I will put together
comprehensive COVID-19 economic recovery program that will be geared for the next 5 years. And I will work with our kind governor, si Senadora, to be able to work in Congress, to be able to craft the right legislation, to be able para makahanap ng pondo sa iba't ibang industriya. And all of that will soon come to light when the time is right. Thank you, sir. Next, we have Ms. Rachel Lagmay of DZEA. Good morning po sa ating lahat. Sir, for Sir Sandro po. Sir, what can you say po to our kakailan na every time po, kahit hindi pa po election period, ay nananatili po yung minimity nila na someday Marcos will and will still lead them. And in your case po ngayon, to possibly represent po Iday Tocanos from the 1st District in the House of Representatives. Sorry ma'am, pwede pa repeat lang. Hindi kita. Sige po. What can you say po to our kakailan, sir, na every time po, kahit hindi pa po election period, ay minimity na nila na Marcos will and will still lead them, and in your case po, to represent our Ilocanos from the 1st District sa House of Representatives po. Alam mo ma'am, para sa akin, napakalaking karangalan kung pipiliin ako ng aking mga kakailan para maging congressman ng unang distrito ng Ilocos Norte. At gusto ko lang sabihin sa kanila na maaasahan nila ako para bumigay ng 100%. At I will make the Ilocano name proud. Okay, next is we have Mr. Renzi Marcelo of the Ilocos Times. Hello, good morning, sir. This is my question. What are your fondest memories growing up in Ilocos Norte and observing your father in leading then Governor Bongbong Marcos? Nako, madami po. Unang-una, nung nag-aaral ako sa Kids College, of course, kami ng mga kaibigan ko pumupunta sa bahay every weekend. At natutulog sila sa bahay, and it's a very fond memory. At alam mo naman, pag ganun yung edad mo, madami kang ginagawang mali. So pinapagalitan lagi ako ng mga magulang ko, pero napakasaya pa rin. aside from that, yung isa pang memory na naaalala ko ay nagla-lunch kami nung nag-aaral po kami sa Padre Aníbal sa Lawag. At nandun sa Capitol ang aking tatay. Mga once a week, pumapayag siya sa amin na kumuha ng Jollibee or McDo at idala sa Capitol para makipag-lunch kaming lahat. At that's really a fond memory that I have and something that I will cherish forever. Next is we have Mr. Anthony Dumlao of DWZI. Good morning, sir. Ano-ano po yung mga experiences ninyo sa bilang dating chief of staff ni Congressman Martin Romualdez na pwede niyong gawin kung kayo po ay ma-elect bilang congressman ng 1st District? Sorry, sir, paripit lang yung huling. Ano po yung mga experience niyo po sa Kongreso bilang dating chief of staff ni Congressman Martin Romualdez? Sa totoo po, napakagandang experience yan para sa akin. Katulad sa sinabi ko, nung kinukumbinsi ako ng tao na tumakbo sa 2016, sinabi ko sa sarili ko, hindi lang basta OJT ang pagiging congressman, hindi lang basta OJT ang pagiging diputado. So sinabi ko, parang mali naman kung tatakbo ako bigla. Kaya pumunta muna ako sa Kongreso at natuto paano pumasa ng batas, paano gumawa ng batas. At alam mo naman, ang progreso, sa totoo lang po, ang proseso ng paggagawa ng batas ay hindi madali. Madaming kailangan gawin, madaming kailangan kausapin, madaming kailangan kukumbinse na tama po itong gawin. Kaya sa 2.5 years na nandun ako, nakita ko talaga kung paano kumbinsehan yung tao, saan kailangan pumunta, ano po ang mga batas na
na napakadaling pasahan ano yung batas na hindi nagugustuhan ng masyado ng national government. At yung pinaka-importante, pinakahalagang natuto ko dyan ay yan po, ay yung proseso talaga ng pagkapasa ng batas. At I am hoping to bring that with me when, sa awa ng Diyos, mananalo po tayo sa May. Up next is we have Mr. Jojo Clemente of Magic FM. First of all, good morning po sa lahat, Governor, Sir BBM and Sandro. A lot of people are expecting na kayo po, Sir Sandro, ay tatakbo bilang congressman. And it's really happening now. So, ang dami nagsasabi na it's gonna be a stiff competition. And my question is, with your internship sa Congress, with your academic background, and with your experience from your political family, ano sa tingin mo yung pwedeng maibigay na assurance? Because our kakailan, medyo ano sila sa assurance na ibibigay sa kanila eh. So anong assurance na may ibigay sa ating mga kakailan sa Ilocos Norte for as you running for Congress? And ano sa tingin po ninyo, ang mas angat ba kayo sa inyong competition? Sir, thank you. Well, the assurance that I can tell my kakailan now is that I promise them to give them my very best and give them the brand of leadership that my father was very well known for, that Senadora Aimee was very well known for when they were serving the province. And I promise them if they were happy with the things that transpired during their time and during their terms serving the province of Ilocos Norte, I can almost guarantee that they will get the same from me. Last but not... Ano pa yung second question? Nakalimutan, hindi ko narinig. Second question, ano pa yung edge ninyo sa competition ninyo sa darating election? Sa opponent pa ninyo? No, I mean, sa totoo lang po, in terms of edge, I guess I would say my educational background, the fact that given where we are now, where our province is now, what the province needs, what the province requires in terms of getting us back on our feet, I think given my background, given what I have learned, given what I have experienced, that I am the best suited candidate to be able to bring this province forward and achieve progress.